Masisisi niyo ba ang isang Joey De Leon kung bakit walang poknat ang kakapatutsada niya sa Kalabang Network na naging tahanan niya ng 28 years? Narito ang detalye. Alam nating lahat ang dahilan kung bakit panayang banat ni Joey De Leon saan mang social media platform. Ikaw, matutuwa ka ba? Kung yung pinaghirapan mo ng matagal na panahon, kukunin lang ng iba? Kaya doon sa mga taong bumabanat sa TVJ, especially kay Henyo Master Joey De Leon, mag-iingat din kayo sa pagbira. Dahil kung hindi rin lang mahaba ang PC ninyo, tigilan nyo na. Simple lang, bumira itong si Henyo Master Joey. Pero pag siya'y bumirada, sigurado sa pulka. Kung inyong mapapansin, sa TVJ, si Joey De Leon lang ang bumoboses ng kanilang sama ng loob. At wala tayong magagawa dyan dahil yan ang isang Joey De Leon. Pahabaan na lang talaga ng PC yan. Kung kaya nyo, mas kaya niya. Noong August 20, araw ng Linggo, ay naging palaisipan sa maraming netizen ang ipinost ni Joey De Leon sa kanyang social media account na G sa gitle, genuine na legit, at Dehin sa gatali, hindi tagiled. Hindi maiwasan ng maraming marites na patama di umano yon kay Yorme Isko dahil siya lang naman madalas at mahilig magsalita ng pabaliktad. Pinagpiestahan yon online at pati nga ako nakapiesta din. Siyempre headline eh, kaya malamang at hindi imposible na nakarating yon kay Yorme Isko Moreno. At noong August 22, dalawang araw matapos na mag-viral ang post ni Joey De Leon na G sa gitle, ay palabang bumanat itong si Yorme Isko. Mukhang hindi na paiilong. Dahil sa segment ng G sa Gedli nila Yorme Isko Moreno at Buboy Villar ay isang magbabarbecue ang napili nila at dahil nag-iisa nga sa paghihihaw ng ang nasabing babae, hinanap ni Yorme kung nasaan ang asawa nito. Sabay turo naman kung saan banda naroon ang asawa niya. At itong si Buboy Villar biglang nagbiro ng umiinom pa daw ng soft drinks, Yorme. Sabay ngisi at tinakluban pa ng palad ang mukha niya na parabang nahihiya sa sinabi niya. At ito namang si Yorme Isko, sumagot naman ng alin, Pepsi? Ah, okay. Duda ko ha, mukhang planado yung ibabato nila. Mukhang pinag-usapan na. Bakit kanyo? Tingnan nyo ang facial expression ni Buboy Villar. Kayo na ang mag-interpret. Sa mga hindi nakakaalam, ay nagkaroon di umano ng issue ang TVJ sa aktres na si Pepsi Paloma matagal na panahon na. Pero lahat naman ng akusasyon ay napabulaanan na. Huwag na natin yun balikan. Move forward na tayo. At eto pa guys, masdan nyo si Buboy Villar, biglang natamimi at biglang sumimangot nung sinabi ng asawang lalaki na salamat itbulaga, salamat bossing. Mantakin nyo, sila Yorme Isko at Buboy Villar ang kaharap. Pero kay bossing nagpasalamat. Sa bagay, hindi na nakakagulat yan dahil madalas mangyari na pagkabigay nila ng pera sa mga nasugod nila, sa TVJ nagpapasalamat. At may insidente pa nga na inalisan nila ng mikropono yung isang matanda habang nagpapasalamat sa TVJ. Tanong ko lang, malaking kabawasan ba sa pagkataon nyo yung kayo namimigay ng pera pero sa TVJ nagpapasalamat? Hayaan nyo kung sa TVJ magpasalamat. Good vibes lang. Huwag nyo tanggalan ng mikropono. I'm sure hahangaan pa kayo ng mga tao.